Isang matinding lugar ang dadayuhin natin, Biyeros. Pati ang mga pagkain, matindi rin. Matik na magugustuhan nyo ito. Welcome to Mati Davao Oriental, Biyeros! Here in Mati, coconut is an abundance, so it's very easy for that to be used as ingredients, not just as tumba, but also in food that's got like gata. And a lot of dishes here use coconut as a local ingredient. Isa sa mga signature dishes ng Mati ang sinurol na main ingredient ang gata ng nyog. Today, we are gonna cook sinurol. You have chicken, you have gata. Siyempre, meron tayong tubig, meron tayong siling haba, meron tayong tanlad, meron tayong sili. Labuyo. We have ginger, onion, garlic. Dawa na sili. Dawa na sili pa na yun. Patis. At asin. Okay? So, initin na muna natin ang ating pan natin. So, we heat the pan. And then we're gonna put some oil. Gotta saute the chicken till golden brown. Aside. Right. Usually kapag sinaute mo na yung onions, garlic, and onion, garlic, and ginger, then you mix it na with your meat, it just doesn't look lovely, it smells yummy as well. Yeah. Yun. Maghahalo na yung oil mo. That's beautiful. Beautiful. Now, for every kilo of chicken, we include 1 liter of water. And then we put tanglad. Then we let it boil. What's tanglad? Lemongrass? Lemongrass. All right, boiling. Is it boiling? Boiling. My favorite ingredient. Bah. Play time in 15 minutes. As usual, let it boil and then simmer. Kung gusto niyo namang matikman ng agad-agad ang legit na sinurol, pwedeng mag-order mula sa online business na ito. Dati itong restaurant, pero nag-desisyon sila na gawin itong online para mas matutukan ang kanilang pamilya. Yung Mati kasi, isa sa talagang binabalik-balikan namin yan. Kasi Mati is a small city, pero there's actually a lot of things to do and a lot of things to discover. One thing that is different sa sinurol is yung sili na ginagamit nila, dun mo lang talaga siya mabibili, and almost lahat ng dishes nila may mga ganong sili talaga. Ito ang katumbal. Itsurang siling labuyo, pero kakulay ng siling pansigang. Tinatawag din itong katumbaw ng Mandaya tribe ng Mati, at siling kulikot naman ng mga taga Visayas. Humahaba ito hanggang 4 to 6 inches at mas maanghang daw sa siling haba. Pero dahil walang katumbal dito sa Maynila, susubukan kong lutuin ang sinurol gamit ang siling haba. It smells so good. So good! Put some asin.
Perfection. Okay, so we'll simmer this first. Ayos na to, guys. Ayos na, ayos na to. Isili ka ba? Smells good, ah. Smells really good. Para siya ano, no? Sa from the looks of it, from the smell, amoy siyang tinola. Pero sa itsura, tinola na may gata. I'm guessing that's what it is. Smells really good, very gingery. Ladies and gentlemen, sinurol. Uy. Sakto to. Maulan-ulan sa labas. Kailangan natin ng hearty, soupy, at talsiklaway na dish. Gotta say, it's pretty good. Tama yan. Pretty much kung anong na-imagine ko because of the ingredients. Tinola siya na may gata. Very gingery, pero may konting ganyan ng gata. Siyempre, dahil ang dami nating nilagay na maliliit na siling labuyo, at siling haba, syempre medyo may kagat. May sipa. May sipa! Wow! It's good! Yeah! Bukod sa sinurol, winning dish din ni Nadiwa at Ila ang fresh tuna kinilaw na natutunan daw nilang gawin sa Mindanao mismo. Sa Mindanao kasi, they serve it na fresh yung tuna. Lalagay mo lang yung suka kapag kakainin mo na, hindi mo siya ibababad ng matagal. And that's the secret of kinilaw ng Mindanao. All fresh ingredients. And then yung suka, doon na lang magkakatalo sa suka, sa recipe ng suka, kung ano yung pagkakaiba ng lasa ng mga kinilaw. To complete the experience, try their thirst-quenching refreshment, ang dahikan coolers. Yung color niya, kakulay na kakulay ng dagat ng blue dahikan. Green, blue-green siya. Sa muling pagtanggap ng mati sa mga turista, ilan ding sikat na destinasyon ang muli nang nagbukas at may bago pang pasabog. Ito ang Sleeping Dinosaur Island na matatagpuan sa Puhada Bay. Ang matinding puntahan ng Mati ang dadayuhin ng Davaoenya vlogger at Biyahero correspondent nating si Hana. Just along the highway ng Balas, makikita mo itong napakagandang view ng sleeping dinosaur nandito na sa likuran ko. What's great about this is kahit sino ang pwede bumaba sa mga sasakyan nila at magpa-picture dito. So it's really free, no strings attached. Just pure beauty of the sleeping dinosaur island. Kung dati ay sa malayo nyo lang ito matatanaw, ngayon ay pwedeng-pwede nyo na itong lapitan. Kailangan nyo lang magbayad ng environment fee na 50 pesos bago simulan ang akyatan. Ngayon, nandito na tayo sa starting point ng ating trail and medyo kinakabahan ako pero kakayanin natin to. So, let's go! Noong unang panahon daw, may dalagang palaging nakikita ng naglalakad sa dalampasigan ng islang ito. Kaya ito unang pinangalan na Taytay Daga, na ang ibig sabihin ay naglalakad na dalaga. So, dito na tayo sa medyo tuktok, medyo lang, kasi hindi pa ito yung pinakatuktok. So, makikita dito, it's very... The water is so clear, na turquoise steel siya, and the water is shining from here. Sparkle, sparkle siya. It's beautiful.
Pagkatapos akitin ang matiwasay na sleeping dinosaur, diretsong lamon sa kainang ito upang matikman ang bestseller nila. Ito ang binabalik-balikang native chicken na kinalalamanan ng herbs at isinasawsaw sa kanilang homemade special sauce. Nung una, kakariton lang yun, yung pinupush lang yung kariton. Pagkaiba lang nito is palaging fresh yung manok namin. Araw-araw bagong katay. Sa loob ng mahigit 4 dekada, napanatili nila ang heirloom recipe na mas tinatangkilik pa sa paglipas ng panahon. Tried a lot of native chickens than before. And I know na talagang meron siyang unique taste na hindi mo malalasahan sa ibang chicken. Okay, so let's try this special sauce that they have. Mmm! Wow! Okay. So the chicken itself is so tasty. Asan ba galing yung lasa ng chicken? It's so tasty. Like, I got the flesh part here, sa breast part niya, sa baba. And get ang daming lasa. Ang lemongrass, I can taste the lemongrass. It's definitely there. Pero just one bite, arami ko nalalasahan. Really good. Perfect for rice. Dahik! Yan ang salitang pinag-ugatan ng dahikan. Ang pangalan ng isa sa pinakamaganda at pinupuntahang beach sa Mati. Ang ibig sabihin ng dahik ay umahon mula sa dagat. Sa ganda ba naman kasi nitong dahikan beach, talagang napapadala sa dagat ang mga lokal dito. Kaya siguro laging tinatawag para umahon. Mema ko lang yan, Biyaheros, ha? Sa una kong pagbisita sa Mati, nakilala ko ang ilang miyembro ng Amihan sa Dahikan Boys na pinungunahan pa noon ni George. Ngayon, ang kapatid naman niyang si Winston ang namumuno sa grupo. Alam mo, parang ang tagal ko nang hindi bumisita dyan eh. Kailan ba last time in-interview namin kayo? 6 years ago na po. 6 years ago na yun, no? I'm sure marami nang nangyari. Ginagawa namin, they have a trade, education, conservation, and sports. Talaga yung mga bata, focus talaga sa school, focus sa pangalaga ng kalikasan, at saka sa sports po. Mahalagang bagay na natutunan ko sa pagiging membro ng Amihan sa Dahikan Save Our Seas ay isa dito, ang isa sa pinakamahalaga ay ang pangangalaga ng kalikasan. Dito, as early as 7 years old, basta naging membro ka na ng organization, tinuturuan ka na nila sa kahalagahan ng marine wildlife. Sa kanilang Save Our Sea Project, tuloy-tuloy ang kanilang weekly clean-up drive at pagpapatrolya sa baybayin ng Dahikan. Yung ginagawa namin ngayon po, talagang every tourist na pumupunta, sinasabihan talaga namin na no smoking, no drinking in shoreline, yung mga basura ninyo, dapat garbage out talaga po. Winston, alam kong di ba nirerespeto naman natin yung LGU eh. Pero kung sabihin na natin kung meron kang gustong i-recommenda o i-suggest sa kanila, para mas maprotektahan ang kalikasan pagpasok ng mga turista, ano yun? Yung kulang kasi sa amin dito talaga, public toilet, mga basuran po, yun talaga yung kulang namin. Kaya nga, kung ako ang isang turista po, pag alam ko na may masakto na lalagyan ng mga basura, may public toilet tayo, talagang susunod sila po. Dapat may campaign yan eh, dyan sa Mati, dapat lagyan ng C, Matic, dapat automatic maglagay ng sa basura, no? Opo, opo. Sila rin ang nakaisip bumuo ng turtle hatchery sa mismong beach. Inaalagaan nila ang mga mamapawikan at babies nito sa loob ng 60 days hanggang pwede nang pakawalan ang mga ito sa dagat. Pag madaming tourist, disturb na din yung habitat. Pag hindi masyado na-orient yung mga turista na pumupunta sa Mati po, lalo na sa beach. Bukod sa inyo, meron ka ba bang mga tumutulong sa inyo sa pangangalaga ng mga turtles? Sa ngayon po, ang daming sumusuporta na po compare before. Kasi ngayon, LGU Mati, State College, at saka itong UNDP po, DNR, lahat naman po, Coast Guard, Police, tumutulong naman sila ngayon po.
Noon lamang Marso, kinilala ang Mati City na may pinakamaraming pinakawalang pawikan sa Philippine Sea. Sa loob lang ng 3 taon, nakapag-release na sila ng 105,000 baby turtles. Abang galing ah! Habang patuloy na pinangangalagaan ng dahikan, itinataguyod din nila ang water activities dito tulad ng surfing at skimboarding. I'm sure dumami na ulit yung mga taong pumupunta dyan para mag-surf pati mag-skimboard at dahil malamang dahil sa Amihan Boys. Yung skimboard po, ang laki talaga ng tulong sa mga locals. Yung skimboarding kasi po is ano ba, siya yung nagbukas ng ano po, opportunity sa mga young kids po na katulad namin, katulad sa mga bata namin na natuto silang malaga ng kalikasan. Sobrang dami ng mga resort. Tapos yung mga nakita namin, yung mga tao, yung mga bata na iba, nagkakaroon sila ng trabaho. Siyempre, dahil miss ko na ang dagat, kanya-kanyang paraan na to para makaranas ulit ng surfing at skimboarding, Biyeros. Buti na lang available ang balance board ko. Challenge. Mukhang sa dagat talaga tayo dapat mag-refresher course, Biyeros. Saan naabot ang 10 pesos mo? Experience the clear blue-green water of Mayo Bay Park and Beach Resort. Kung hindi kayo makapili kung fresh water o salt water ang gustong paliguan, ito na ang sagot sa kalituhan nyo. Dahil mapalagun o beachman, parehong pwede mong ma-enjoy dito. Sa abot kayang halaga, sulit na ang biyahe, di ba? Ang tables dito, mararentahan mula 100 to 150 pesos. Pwede rin magpahinga sa kanilang cottage. With prices ranging from 150 to 1,000 pesos depende sa dami nyo. At syempre, di pwedeng palagpasin ni Hannah ang 2-in-1 experience dito. Wow! Ang lamig ng tubig! Wow! Sobrang lamig! And as I've said, hindi siya malalim, so it's perfect for kids, perfect for people who don't like, who don't know how to swim, hindi masyado gusto ng dagat, perfect sa lagoon nila. Wow! I'm really loving it so far. Very chill ambience, everybody is family, almost all of them are locals. Thumbs up! From islands to highlands. Yan ang peg ng bagong bukas na atraksyon na ito sa Barangay Kulian. Yung concept na nakita ko dito, so that's why it is very new out here. In fact, within Mati City, first tayo nag-open ng ganitong concept na we can actually have an overview of Mati City. Winner ng view, winner para pati ang mga pagkain dito. Isa sa best sellers nila ang loot na isang native dish ng Mandaya tribe. Niluluto ito sa loob ng kawayan na isang traditional na paraan daw ng pagluluto ng mga Mandaya. Panghimagas na wagas daw sa sarap na dito lang makikita. Ito ang Sikwate Express. Meron itong sikwate o local chocolate drink, putumaya na isang uri ng kakanin at hinog na mangga. Naikot po na rin itong Mindanao pero wala pa ako nakita. Only in Cebu. Balita ko. Kukuibang halo-halo raw ang ginagawa dito. Ayun! Halo-halo sa bao pala ang kanilang pauso. I've eaten a lot of halo-halo in my life. Paboritong-paborito kong halo-halo. Pero first time ko nakakita ng halo-halo na nasa coconut na shell. Ito, ginagamit talaga nila. Talagang walang nasasayang sa produce nila ng coconut. I'm so excited to try it. Let's try it.
Mmm. Mmm. Wow. Sarap. Okay, so that's a lot of flavor. So I'm tasting sweetness, matamis siya. I love it. Thumbs up. Kakanin hopping naman tayo, Biyeros. Ang lokal na kainan daw na ito, may kakaibang bikuraw na ibinibenta? It's topped with cheese and color green? Aba, green is in talaga sa mati. Eh, naisip ko na lahat ng pastries na niluto ko is more on yung ano lang, yung cakes, yung ganon. So naisip ko na something native. So kasi nagtatry ako ng yung native na biko. Pero sabi ko kasi it's common kasi marami nang guluto ng native na biko. Why not give another flavor? So yung naisipin ko is pandan flavor. I'm not really a fan of buko pandan, but this one is, wow, no comment. Sa panibagong biyahe natin sa Mati, may mga bago rin akong hinangaan. Ang matitinik na lokal na matiyagang nagbabantay at nangangalaga ng kalikasan at karagatan. At ang matipid na paraan ng pamumuhay na hindi nakokompromiso ang kalidad. Ang mga ito ang sikreto ng unti-unting pag-unlad ng turismo sa mati-wasay na syudad na ito.